Kumusta kayo, mga dre? Welcome sa Rai TV. Naaalala nyo pa ba, mga dre? Itong kilabot na kontrabidang madalas na sakit sa ulo ng mga pangunahing bida. Sa mga klasikong pelikulang aksyon noon, madalas siyang mapagkamalan na si Boy Roque sapagkat parehas silang maangas, mahaba ang buhok at palpasarado. Sa maikling video na ito ay alamin natin ang kanyang naging buhay at kung nasaan na nga ba siya ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Siya si Romy Jojo De Leon, ipinanganak noong January 4, 1946 at tubong Bulacan-Bulacan. Si Jojo De Leon ay isa sa mga haliging stuntman kontrabida ng mga pelikulang aksyon. Ngunit alam nyo ba, mga dre, na bago siya magumpisa sa mundo ng pelikula ay isa siyang mason o yung construction worker na eksperto sa pagsisemento. Bukod dyan ay regular din siyang nagtitraining sa gym na dahilan ng pagkakaroon niya ng matipunong pangangatawan na kanyang naging puhunan upang madiskubre at mapabilang sa pelikula ng kanyang idolo na si Ronnie Ricketts. Ang kanyang kauna-unahang proyektong kinabilangan ay ang Alex Bungkayo Brigade, the Liquidation Arm of the NPA, noong 1988. Nasundan ito noong sumunod na taon sa pelikulang Tatak ng Isang Api, Uzi Brothers, Kakampi Ko ang Diyos, at Baril Ko ang Uusig. Lahat yan ay pinagbidahan ng action star at martial artist na si Ronnie Ricketts. Tiyempo ang pagpasok niya sa industriya sapagkat noong dekada 90 ay umarangkada sa takilya ang mga pelikulang aksyon at komedya. Kaya naman ay kaliwat kanan din ng mga kinabilangang proyekto ng ating bida. Nakasama niya ang mga tinitingalang between sa mundo ng pelikulang Pilipino tulad nina FPJ, Philip Salvador, Roy Vinson, Kong Revilla, at pati na rin ang mga alamat sa komedya na sina Babalu, Dolphy, at Big Soto. Natural din ang pagiging komedyante ni Jojo De Leon. Ayon sa kanyang mga malalapit na kaibigan ay likas na masayahin at palabiro si Jojo sa tunay na buhay. Malayong malayo sa mga karakter na kanyang ginampanan bilang artista. Napaka-epektibo ng kanyang pagganap dahil bukod sa mahusay niyang pag-arte ay bagay na bagay sa kanya ang perpektong anyo ng isang kilabot na kontrabida. Bukod sa mga pelikula ay tumatak din sa kanyang mga tagahanga ang kanyang papel bilang isang pipi sa award-winning teleserye na Valiente noong dekada 90. Sa pagpasok ng taong 2000 ay bihira na nating mapanood si Jojo De Leon. Marahil ay dahil na rin sa maraming mga bagong usbong na talento sa industriya. At ang isa pang dahilan ay nagdesisyon ng ating bida na pasukin ang serbisyo publiko. Taong 2010 ay naihalal na kagawad si Jojo De Leon sa Barangay East Tapinac, Olongapo City. At siya din ang itinalagang BIPAT Chief ng nasabing barangay. 74 na taong gulang na ngayon si Mang Jojo. Subalit malakas pa rin at hindi pa nagriritiro. Patuloy pa rin siyang nag-aalay ng tapat na serbisyo bilang kagawad. At paminsan-minsan ay nabibigyan ng pagkakataong umarte sa mga alok na proyekto. Ang kanyang kahuli-huli ang pelikulang kinabilangan ay ang Doc Willyong Story noong 2020 na idinirek ng kanyang nag-iisang mentor na si Ronnie Ricketts. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Kirk Curry, Romeo Mindanao TV, Randy Santisas, Justin Chua, Jorins Rico at Arcel Letada. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam.